sabi ng batas ha, ang copyright, iba yun sa trademark. Don't forget that. Ang trademark, ang ownership, is through registration with the Bureau of Trademark of the IPO. Trademark yun. Ibig sabihin, you are the owner if you are the first to register, first to file rule, you are the owner of the trademark. Ang copyright, iba. Protection of a trademark starts from the moment of the creation. Hindi kailangan ng registration. From the moment of creation, may protection ka na sa trademark. Kaya Mark, dito tayo sa ating paksa, intellectual property rights. Anong batas ang sumasakop ito kay Mark? Anong RA? Yung intellectual property law. So, ano yung tinatawag na intellectual property? Yung mga properties mo na galing po sa pag-iisip mo. Ano yun? Number one, yung trademark. Ano ba yung trademark? Yung mga logo, mga pangalan, yung titulo ng kanta, yun ang tinatawag na trademark. Ang copyright, ito naman yung mga copyright, yung mga movies, mga music, yung copyright yan. And mga patent. Yung mga patent, yung mga inventions. Ibig sabihin, itong lahat ng mga creations galing po sa utak ng isang tao. And kailangan yan protektahan. Kasi ang property, hindi lang naman ang property lupa eh. Hindi lang ang property mga sasakyan, mga mamahaling mga jewelries. Kasama sa properties yung tinatawag na intellectual property. Property na galing po sa creation. Dahil po sa talent ng pag-iisip mo, nakagawa ka ng isang bagay. Intellectual property. Yes, yun yan. Di ba, Kuya Mark, may mga ano nito? Kumbaga, kung meron kang naisip, dapat mo ipare-register sa IPO, di ba? May ganun. So, kailangan ipare-register diyan. Kasi sabi ng batas, ha, the ownership of a trademark is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Yun yan. Kuya Mark, namanggit po ninyo ang trademark. Ano bang ibig sabihin nun? Yung trademark, yung pangalan ng tindahan mo, trademark yun. Pangalan ng brand mo, trademark yun. Ibig sabihin, it is a visible sign that distinguishes goods and services of an enterprise. Ano yun? Yung mga logo, yung mga pangalan. Ang trademark, pwede yung pangalan. For example, pangalan, let's see, Itbulaga. Pangalan. Pwede. That is actually a trademark. Mm. Iba naman yung design. Nakalagay doon na magandang pangalan doon na Itbulaga na pabilog. Pag ano, no? Itbulaga. That is also a trademark. Iba din yun. Iba din yun. That's trademark. Ganon? Trademark yun. Yung title, tsaka yung, kumbaga, yung design. Iba yun. Logo is actually a trademark. So iba yung logo. For example, Pinoy Legal Minds. Mm. That is a trademark. Yung logo ng Pinoy Legal Minds is also a trademark. So ibig sabihin, iba yung registration ng logo, iba din yung registration ng pangalan. Aba, ganun pala yun. Oh, yun yan. For example, dito sa program natin, SMNI. SMNI is a brand. Mm. It is a trademark. So pag may kumopia dyan na ginamit yung pangalang SMNI, that is in violation sa Intellectual Property Office. Bakit? Intellectual Property Law. Because SMNI is a trademark. Legal Minds is a trademark. Mm. Itong tubig na Galilee is a trademark. Parang ganun. Ibig sabihin, ang trademark, it is a visible sign. Pwedeng logo, pwedeng pangalan, yung mga pangalan ng mga fast foods. Mga fast food. Let's see, yung pinaka-common. McDonald's. Yan. Common. Yan, yeah. That is a trademark. Iba yung pangalan na McDonald's, iba yung nakalagay na M na pa ganun, pabilog na M, parang bundok. Mm. That is also a trademark. So pag pinaregister mo yan kayo, Mark, iba yung registration ng words, tsaka iba rin yung sa logo. Ito, Pinoy Legal Minds. Mm. Iba yung pangalang Pinoy Legal Minds. Iba yung logo na Pinoy Legal Minds na may tibangan sa gitna. Di ba? That is a trademark. Yun ang ibig sabihin ng trademark. Sino po ba, Kuya Mark, pwede mag-register ng trademark sa Pilipinas? Ang pwede mag-register ng trademark, pwedeng natural person, pwedeng si Kuya MJ, pwedeng si Kuya Mark, natural person, pwedeng juridical person, mga corporation, like ABC Corporation, Tape Corporation, yan, pwede yan. Ibig sabihin, pwedeng natural, pwedeng juridical. How about yung mga corporation na wala sa Pilipinas, yung mga foreign corporation? Yes, pwede. Pwede silang magpa-register dito sa Pilipinas, provided that mayroon silang tinatawag na resident agent. Yung resident agent na tumatanggap ng mga notices from the IPO, kailangan nandito sa Pilipinas. Malalim pala itong issue na to kayo, Mark. Yun yan. Masyadong technical, ano? Masyadong technical, but
We will make it easy as possible para maintindihan po ng ating mga taong, sa taong bayan, lalo na yung mga common tao ng mga Pilipino. Kaya Mark, ang registration po ba ng trademark sa Pilipinas, gagana ba yan sa abroad? Hindi. Ang registration ng trademark is territorial in nature. Mm. Ibig sabihin, yung registration mo sa Pilipinas, protected ka lang sa Philippine law. So kung gusto mo yung pangalan mo ma-protektahan, for example, in Singapore, in Japan, kailangan magpa-registered ka rin doon. Kasi ang registration of a trademark is territorial in nature. Malupit. May mga tanong na ating mga kababayan, pero bago yan kayo, Mark, dito muna tayo para hindi maputol yung ating momentum. Paano malalaman kayo, Mark, na ikaw ang owner ng trademark? Sabi ng batas, this is a Supreme Court decision, latest jurisprudence. Mm. Ownership of a trademark is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Ibig sabihin, ang ownership ng trademark, kung sino yung naka-registered. Kasi ang we follow the first to file rule. Yun ang batas na ginagamit natin, first to file rule. Ibig sabihin, ang trademark, hindi yung kung sino unang nag-isip ng pangalan. Hindi yung siya yung owner. Ang owner ng trademark, sino yung nagpa-registered sa Bureau of Trademark with the Intellectual Property Office. Yun yan. Alright. Ano ang mga certificate? Ano ba yung certificate kayo, Mark, of registration of a trademark? Ang certificate of the registration of a trademark, parang titulo yan ng lupa. Papel yan na proof na ikaw yung owner. Ibig sabihin, yung certificate of registration, it means pag na-issue yan sa'yo ng IPO, valid yung registration mo of the trademark. Second, yung registrant is the owner of the trademark. Ibig sabihin, evidence yan na ikaw yung owner. Ikaw yung may titulo sa pangalan na yan. Ownership of a trademark. And third, pag may certificate of registration ka, ibig sabihin, you have the exclusive right to use that trademark or that brand. So ikaw lang yung may exclusive. Kasi exclusive, walang iba. Kasi ang batas about trademark, yun, parang pag-ibig din to eh. Siloso. Siloso. Exclusive. Nasiingit mo pa talaga. Tama. Exclusive. Parang exclusively dating. So in trademark, kailangan exclusive use of a brand. Ibig sabihin, kung ikaw yung owner ng brand na yan, kung kinopya ng ibang tao, may criminal or civil liability na yan. Mm-hmm. Gaano ba katagal kayo, Mark, ang pagpaparehistro sa trademark? Matagal ho bang proseso yan? Actually, na-try ko yan kasi I tried to register yung pangalan natin, yung Pinoy Legal Minds. Mm. It will take 2 to 3 months. 2 to 3 months lang ang registration dyan as long as walang mag-oppose. Kung walang mag-oppose, mag-apply ka lang dyan, basta walang mag-oppose, it will take 2 to 3 months. But of course, yung certificate of registration, it will take time. Maybe mga 6 months to 1 year, yung certificate ibigay ng IPO sa'yo. But yung pagpa-registered, it will take 2 to 3 months. And ang bayad dyan, nasa mga 1,000 pesos lang to 2,000 pesos. Paano kung may mag-oppose kayo, Mark, at may nagsabi na, "Oy, amin yan, hindi yan sa inyo." That's why may mga konting hearing yan doon na sa IPO. So pag i-prove natin kung sino talaga ang sabi ng batas, first to file rule. So sino una nag-file, siya yung owner. So Kuya Mark, ang pag ganyan, matagal ang proseso. Pag syempre pag may mga dispute, may dispute, matagal. Parang kaso yan. Parang titulo yan. Kung sino bang owner ng lupa na yan. Mm. Parang ganon. So may mga hearing. Kasi kung may oposisyon, parang titulo yan naghatian kayo, magkapatid sa lupa na yan. So parang ganon kung may oposisyon. But normally, sa mga yung mga bagong pangalan, wala naman nag-oppose. Alright. Para palang ang IPO, Intellectual Property Office of the Philippines, IPOFIL, para siyang quasi-judicial din, Kuya Mark? Parang ganon. Parang ganun, with respect sa mga tinatawag na may dispute sa pangalan na sinong owner ng kuan na yan, sinong owner ng pangalan na yan, or logo na yan, or brand na yan. So pag-usapan doon kung sino talaga ang yung owner. Mamaya, may mga concrete example tayo, Kuya Mark, pag-uusapan. May tanong si Mario Benza, ano po bang kaibahan ng trademark sa copyright, Kuya Mark? Okay, trademark. For example, brand, that is a trademark. So for example, ABC Music, that is a trademark. ABC Music. Yung copyright, yung kanta. Okay, yung kanta. For example, may kanta, "Bakit Ngayon Ka Lang." Kanta. May mga lyrics dyan. Lyrics sa... Copyright yan. Kung kopyahin mo yan,
pwede kang madimanda kasi kinopya mo yung lyrics ng bakit ngayon ka lang. But yung producer, for example, yung brand ng music company, for example, ABC Music. ABC Music, that is a trademark. So yun ang trademark, ibig sabihin, visible sign. Visible sign that distinguishes goods or services of an enterprise, trademark. Ang copyright, protection of your expression in the form of yung mga literary, scholarly, scientific, or artistic work. Yung mga kanta, yung mga teleserye, yung mga movies, yun ang tinatawag na copyright. Alright, thank you, Kuya Mark. May tanong si Wela Santos. Ako ang nag-compose ng awitin o ng kanta. Dinagdagan niya lang ng 3 to 5 words, biglang co-composer na siya, Kuya Mark. Pwede bang magreklamo yun, ay reklamo yun? Kasali na agad siya sa words and music credit? Sabi ng batas, ha? Ang copyright, iba yun sa trademark. Don't forget that. Ang trademark, ang ownership, is through registration with the Bureau of Trademark of the IPO. Trademark yun. Ibig sabihin, you are the owner if you are the first to register, first to file rule, you are the owner of the trademark. Ang copyright, iba. Protection of a trademark starts from the moment of the creation. Hindi kailangan ng registration. From the moment of creation, may protection ka na sa trademark. So, but of course, kailangan na mas maganda, iparegister mo pa rin yung copyright mo to prove that you are the original author of a copyright. Alright, si Maria Constantina, Kuya Mark, ng Pasig. What if ginamit ng stand-up comedian ang logo ng company ko? Tapos iniba ng kaunti ang detalye, pero halata sa kulay ang design na logo namin na magkatunog pa rin at magkatunog pa rin daw yung kanilang brand name, Kuya Mark. Pwede ba namin kasuhan kahit sabihin na for entertainment lang? Yun ang tinatawag na what is your proof that you are the owner of that brand, of that logo? Kailangan mo nang ipa-registered mo yan. Kasi sabi ko nga, ang trademark, the ownership of a trademark starts from the, is through registration with the Bureau of Trademark. Ibig sabihin, kailangan naka-registered yun sa'yo. Kung hindi naka-registered, kahit na nauna kang nakagawa ng logo na yan, tapos kinopya ang logo mo, tapos hindi naman naka-registered, wala kang cause of action to file a case. Malupit pa itong mga topic na ito, Kuya Mark. Ano ang term ng of protection sa trademark registration, Kuya Mark? Ang trademark registration, ang term of the protection is 10 years. 10 years as long as yung owner ng trademark or yung registrant submits to the IPO yung tinatawag na declaration of actual use. Mm. So kahit na ikaw naka-registered, tapos hindi ka nag-submit, may form yan sa IPO, declaration of actual use. So you need to file that within 3 years from the application and within 1 year from the fifth year of the anniversary of the registration. So dalawang beses yan i-registered yung declaration of actual use. Kasi kahit ikaw yung una naka-registered sa logo na yan o sa brand na yan, pero hindi, wala ka namang sinadmit na declaration of actual use, automatic pwedeng ma-cancel yung registration mo. Ganun pala yun, Kuya Mark. So kahit na ikaw yung owner, kung walang submission yun ng mga declaration of actual use, pwedeng ma-cancel yung registration mo. Oo, tandaan nyo po yun, mga kababayan. Ha? No. Si Pilar Lahog ng Cebu, good day po, Kuya Mark. Totoo ba na bawal gawing company logo ang signature ng isang tao? Sabi ko nga, yung logo, walang, ang proof na you are the owner of the logo, kailangan naka-registered yan sa IPO. Kung hindi yan naka-registered, you are not the owner of the logo, you're not the owner of the brand. Yun, iba kasi ang copyright. Don't forget, ang copyright, ang protection ng copyright starts from the moment of the creation. Copyright yun. But ang trademark, from the registration of the trademark with the Intellectual Property Office. Si Kim Karim, CDO, atin ang pasadahan itong mga tanong, Kuya Mark. Anong intellectual property rights ba ang protektado ng copyright? Ang copyright, sabi ko nga, yung copyright, yung mga original na mga movies, yung mga movies, that is a copyright. Yung mga ginagawa mong mga video dyan sa TikTok, that is a copyright. Yung mga kanta, yung mga composition mo, yung mga tula mo, yung mga libro na ginagawa mo, gumagawa ka ng telenovela o gumagawa ka ng novela, that is a copyright. Ibig sabihin, yung copyright, protection of your expression in the form of literary, artistic, or yung mga scholarly works. Alright, thank you, Kuya Mark. Ano ang epekto pag hindi ka nag-file, Kuya Mark, ng declaration of actual use of trademark? Oh, sabi ko nga, pag hindi ka na, for example, owner ka na ng trademark kasi pinaregistered mo na sa Intellectual Property Office, may titulo ka na, may papel ka na.
certificate of registration, but tunganga ka. Ibig sabihin, hindi mo, wala kang sinadmit na declaration of actual use. If you fail to submit a declaration of actual use with the Intellectual Property Office, automatic makancel ang registration mo. Magtaka ka na lang sa data ng Intellectual Property Office na wala na yung pangalan mo doon. Kasi sabi ng batas, if you fail to submit the declaration of actual use within 3 years from the application and within 1 year from the 5th anniversary of the registration, automatic mag-cancel yung registration mo. Ba, so sino ngayon ang mas mabigat kay Mark? Trademark versus copyright? Anong iba yun? Ang trademark, title. Title. Brand mo. That's your trademark. For example, Kuya Mark. That is a trademark. Pinaregistered ko yan. Kuya Mark. That is a trademark. So walang makakagamit ng Kuya Mark? Wala, wala. Ako lang yun. Oh, talaga? Kasi naka-registered yan. Sa Ipofil? Yes. Oh, naka-registered yan, ha? Yung Kuya Mark, yung Legal Mice, naka-registered din yan. Ha, di ba? Naka-registered yan. Ibig sabihin, yan ang trademark. But ang copyright, itong show. This is a copyright. This is our show. Yung movie, it's a copyright. Yung mga libro na sinulat natin, that's copyright. Yung tula, yung mga kanta, yung mga love stories na mga nobela, mga movies, those are copyright. Ibig sabihin, iba yung copyright, iba yung trademark. But yung dalawa are all considered intellectual property.